Congratulations, Fyang. Ano naman ang feeling na hindi ka lang big winner? Ikaw ang record-breaking big winner ng Pinoy Big Brother. So, ano lang yung initial reaction mo? I'm sure sobrang surreal nun kahapon. Ate, like, very, like, kahapon ko nalaman ako. Word-breaker. Oh, yeah. Oh, really? Oh, very, like, record-breaker ako. So, what? Is it even real? Very overwhelming ko yung nararamdaman ko. Mm-hmm. Like, happy talaga ako na. Na-experience ko talaga. Oh my God! Natulog ka ba? Actually, hindi po ako nakatulog dahil po sa nangyari. Like, 2 hours lang po talaga yung tulog ko. Kasi nga, sobrang happy po ako sa nangyari and very, like, grateful po talaga sa lahat ng supporters ko po. And ano yung feeling, Fyang, na parang, syempre, paglabas mo ng Pinoy, after 14 weeks ba, grabe yung mga tao, like, kahapon paglabas ko, sumisigaw sila, Fyang, like, ang dami mo ng supporters, ang dami nang nagmamahal sa'yo. I mean, it's not the number, di ba, but the feeling na so many people care about you, support you, want to see. Ma-feel ko po nun is very, I feel so special po talaga. Merong tao na nag-e-effort para lang makita ko and to support me dun sa mismong big night. So, very, I feel so special. Yun po. Okay, and then parang moving forward, so, syempre lalabas, I think you packed up your things na. Ano mga nasa agenda mong gagawin? First few things agenda mong gagawin? Ang aking first few things ko talaga, like, very, very first, is ilabas yung family ko. Grabe. Oo, sobrang talaga. I mean, hindi ko po in-expect na doon yung dad ko. Oo nga eh. Ay, tatay ko doon. Nagkaroon rin ng fans yung dad mo. Ang dami, ang pogi nun yung tatay ko. Siguro first ko po yan, second ko is go to Tanay. Sa favorite spot ko po ng coffee shop with my best friends po talaga. Yes po. Sila ako. Actually, nakita ko po sila ko dito. Like, oh my God, my best friends is here! Sobrang, damn, sobrang sarap sa feeling ko talaga. Siyempre, you wanted to win, pero it wasn't something talagang you claimed by or you expected. So, parang in-announce na yung, di ba, ikaw na yung big winner. Ano na lang yun, parang like, dumating, like, magana ba yung utak mo nun? Or analysis paralysis na tayo? Actually po talaga, hindi pa po nagsisink in sa akin. Nung time na, oh my God, ako yung big winner na pinag-11. So, parang yung heart ko lang, sobrang masaya. Like, buo katawan ko, sobrang masaya. Pero hindi pa siya nagsisink in na, big winner na. Like, sobrang, ganun po talaga nalaramdaman ko. And very grateful po talaga ako na nangyari ko sa akin. Anong, what was your experience here? Like, ano yung highs nung being sa house ni Kuya? Like, what was the best part for you? Na, the entire experience, was it the relationships, the lessons, or yung growth? I'm sure ibang tao pa na paglabas. Ang pinaka-favorite ko po talaga is, nagkamari ng character development. Yeah. Like, sabi ko nga po sa letter, from being maarte, disrespectful, to being mindful and considerate siya. Mm-hmm. And I want to thank Kuya din po for making the best version of Fyang po. And I'll forever cherish that. Definitely, Fyang. So, ano nang mga ngayon, syempre, di ba, you reached a new milestone. Ano na yung mga next goals moving forward? Kunwari lang, syempre, yung mga bucket list mo. Gusto mo mga movie, series, song, whatever. Siguro po, gusto ko magka movies po soon. And makasama po sa mga teleserya. Nag-look forward po talaga ako din. Pero yeah, I lift up everything to God. And okay, last few questions. Meron ka bang parang, syempre claim na natin, mga gusto maka-word? Oh my God! Number one, Kyle et Charlie. Oh! Yeah, he's my crush! Really? Like, siya talaga yung like first crush ko talaga sa industry ko. Like, sa The Voice pa lang niya, damn this man. Like, sobrang crush na crush ko until now. And I nag-look forward ang maka-break ko. This last question lang, Fyang. Syempre, hindi madali rin sa bahay dito. Then when you entered here, meron ka na rin following, di ba? Pero parang in-expect mo ba na it would grow so much? Was it something na, and you trade, I believe, you stayed true to yourself. Alam mo yun, tinanggap ka ng mga tao for just as you are. Actually po, hindi po ko talaga in-expect na mas lalong mag-grow po yung followers ko. Kasi, damn, pumasok lang ako sa PBB. Paglabas ko, iba po, Fyang na ako. Like, sobrang, grabe yung mga fans ko. Hindi ko po talaga in-expect. And, yun, sobrang masaya lang ako. Kahit until now. May, Sobrang hindi pa din nagsusigyan sa akin.
May message ka ba for your fans? Oh my God, thank you all for everything. Thank you all for everything. Thank you. And I hope na supportive pa rin ako sa aking magiging lakbay dito sa industry. And always remember who did. God did. Ever since when ba? Fan ka ba ng TV? Nanonood ka ba ng TV before? Yes, pero meron ka bang, kusad ever nung bata? Bata ka, like, goal mo na makapasok ng Bayan Kuya or just mag-artista or anything? Like, did you know what you wanted to do at a young age or something new lang din? Ako po talaga, gusto ko po talaga makapasok dito sa PBB kasi, like, before po, nanonood po ako talaga ng TV. Bata ka pa? Yes po talaga. Oh, siguro mo kaman 9. Ah, really? Yes po. And, ang pinakasubaybay ako talaga is, si Sonny Maymay. Ah, and okay. Maymay is one of my favorite talaga. Like, siya yung makabigil, diba? Siya po talaga yung naging inspiration ko. Kasi sobrang real niya sa sarili din niya. Hindi din siya naiya kung anong attitude meron siya. And yun yung ginawa ko. Talagang, yun po talaga yun. Okay, chill ako. Okay, thank you so much. Thank you!